kasama. Subalit, Panginoon, pagiging kasama namin sa anumang pagsubok na aming pinagdaraanan, hindi kami matatakot dahil Ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras. Naway ang pagtipon na ito, Panginoon, ay iyong pastusan. Naway ang kalooban ay maganap. Naway ang bawat isa sa amin patuloy na umiti dahil Ikaw ay kasama namin. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang malakas na palakpak. Harapin ang katabi. Sabihin mo, umuwi ka na. Sagutin mo, ayoko pa. Kung gusto mo, mauna ka. Amen? Ayan. Kakatuwa kayo, no? Kuya, taga saan ka? Ay, Abu Dhabi. Abu Dhabi, layo, no? May mga taga Abu Dhabi dito? Sino yung mga taga Abu Dhabi po? Malakpak ng malakas. Gano'ng kalayang Abu Dhabi? 2 hours? Natulog ka pa ba? Ikaw ba ay may dalit, may dalakan sa sakyan o naglakad ka? Oo. Sa tingin ko, naglakad ito, na? Pagkatapos nagdala na ng damit, pagdating dito, nagpalit, na? Amen? So, may babahagi po ako sa inyo, ha? Makinig po kayo, ha? Makinig po kayo. At ito ay napakalaga na huwag ito'y maging daan para ang bawat isa ay mapuspos ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Harapin ang katabi. Sabihin mo, inspire. Parang wala naman. O, ulit, ulit. Ayusin nila. Inspire. Sabi naman ni ate, expire. Inspire. Uy, ate, ayusin mo, ha? Harapin ang katabi. Sabihin mo, inspire. Expire. Itong dalawang ito parang gusto na mag-expire. Ano ba yan? Ha? Hindi. Sabihin niyo mo, inspire me. Inspire me. Oh, harapin ang katabi. Sabihin, inspire me. Inspire me. Malagay na. Papaliwanag ko sa iyo ibig sabihin ng inspire me. Inig ha? Ang hindi makinig, expire. Alam niyo po yung salitang inspirare, ipagkalob mo sa akin yung buhay na galing sa Diyos. Amen? Amen. Alam niyo po paano pinapagkalob yun? Binubuga. Sabihin sa katabi niyo, inspire me. Ha? Diyos ko, baka naman mamatay ang katabi, ano? Kakatakot. Lalo na ako, kakain ko palang inspire. Ha? Naamoy ni Kuya, kinain ko, salmon. Ha? Pero mahalaga po yun, ha? Inspire me yung pagbibigay buhay. Yun ang ginawa ng Diyos. Ang bawat isa ay binigyan ng buhay. Amen? Kaya ngayon, paalala din sa atin, yung nakatanggap ng buhay, dapat buhay. Amen! May di sumasagot, parang malapit na expire na talaga. Tanda niyo ha, yung nakatanggap ng buhay, dapat buhay. Amen! Amen! Parang tama. At ang pagpapatotoo na yung natanggap ng buhay, ay yung pagkilala sa Diyos. Ang tawag dito, pananampalataya.
ito yung pananampalataya. Yung mga nasa ito sa inyo, pananampalataya. Alam nyo yung salitang pananampalataya, una dyan, namnam. Dapat namnamin. Sabihin sa katabi nyo, namnamin. Namnamin. Namnamin kita. Diyos ko, diba? Kaya nga sabi ko sa mga tao, ang pagdiriwang ng misa ay pagnamnam ng buhay na galing sa Diyos. Amen. Kaya pag ikay magdadalo sa pagdiriwang ng misa, bago pa lang pumunta doon, habang papunta ka doon, excited ka na. Yes. Masaya ka na. Amen? Amen. Ilan taong ka na nanay? Ikaw? Okay lang, dalawa naman dyan magkaedad. Nagturo ka pa siya. Ikaw? Ilan taong na? Ilan taong? Eh, ito muna muna. Ilan taong ka na? 66? Oo. Matanda pa sa'yo si mama. Mama ko 60. Ikaw ilan taong ka na? 65. Wow. Hindi naman kayo magkapatid? Ha? Ilang taong pa gusto ninyo? 80. 80? 65 plus 80, 140. Gusto mo 140? Hingihin ko yan sa Diyos pag-alala ko sa'yo. Gumagapang ka na, wala ka ng... Wala ka ng balat buto, gumagapa ka. Okay, gusto nyo ba yun? Ayaw! Alam nyo yung pananampalataya talaga, dapat dinanamnam yan. Sabi nyo, namnamin! Namnamin! Alam nyo ako, ilan taon na ba ako? Wow! 27 ba? Kayo ha, inibitan nyo ako, huwag nyo akong gaganyanin, ha? Alam nyo, sabi niya, oo nga naman. Pero alam nyo, dati rin ako may mga ambisyon, pero yun at the age of 30, sa edad, nung umapa ko sa 30 years old, inalis ko na yun. Inalis ko na yung ambisyon, inalis ko na yung plano, sabi ko, Diyos, ikaw ang magpapatakbo. Kaya hindi ako nagkakaroon ng problema. Kaya ako minsan pag nawawalan ako ng boses, ako, Lord, paalala, nawawalan ako ng boses. Nasa sa'yo yan, kung bibigay mo sa akin, kung hindi, oh, sige, ikaw magsalita doon. Eh, di ba? Eh, problemahin ko ba yun? Alam niyo, pagpunta ko dito sa Dubai, pinag-desal ko sa ako, Lord, totoo lang talaga, alam ni Lord, eh na, ito'y pagkasubuan lang talaga itong trip na ito. Kasi isa rin sa mga problema ko, parang ayaw kong tumanggi, no? Ayaw kong tumanggi, parang nahihiya akong tumanggi, bako kinanyayahan, no? Nahihiya akong tumanggi. Sabi sa akin ng kapatid ko, pag hindi mo na kaya tumanggi ka, sabi ko eh, bakaya naman ka ako. Sabi niya ng problema sa'yo, oo ka ng oo. Tapos sabi ko kay ating muling October daw, di ba? October. Sabi ko, hindi ako pwede. Sabi niya, Father, September. Sabi ko, mukhang hindi ako pwede. Sabi niya, o sige, Father, hanapan natin ng date. Ayun, paano ako makatanggi nun? Ah, hanapan daw ng date. Tapos tumawag, kaya tawag niya sa akin, hindi ko talaga sinasagot. Alam mo, babae ko na kulit-kulit talaga. Si mama kalimot, huwag niyo ako subukan. Ano nandito si kuya eh? No? Kuya, sikreto lang ha. Sikreto lang, ang kulit-kulit talaga. Tapos, bago pa, alam niyo ba? Taon-taon, ako'y naglalakbay naman talaga. I go around the world. Diyos ko sa mama? Gusto sa mama? Ito yan. Alam nyo, hindi ako naghahanda kung ano ang dadalhin ko. I don't prepare even my things. Nagagalit ng kuya ko eh. Sabi niya, oy, aalis ka na. Di ka pa nag-aayos ng gamit mo. Sige, ako na mag-aayos. Every time I travel, ang nag-aayos ng gamit ko ay ang kuya ko.
Sasabihin niya sa akin, oh, ilang bang pantalon ang dadalhin mo? Sabi ko, isa lang. Sabi niya, sobra ka naman. Pero, I really travel light. Isang pantalon, maraming dalawa. Katuling dalawa. Tapos yung underwear, tatlo. Pwede naman back to back. Pinapagalitan ako. Yung kuya ko, very systematic siya. Kung ilang araw, yun din ang pantalon, yun din ang t-shirt, yun din lahat. Ako, hindi. Sabi ko naman baka na si Lord. Ayoko lumakbay ng daming dala-dala. Kaya ngayon, totoo lang ha, naiinis ako, pauwi ako, ang dami kong dala-dala. Okay. Iwan ko na lang kaya sa inyo. Amen? Amen? Ano mo, Father, dalhin mo ito. Father, pajero. Father. Ikaw naman, kuya ko, makatawa ka. Kaya ngayon, pananampalataya ko, dapat dyan ninanap namin. Amen. Amen. At the age of 30, sabi ko, Lord, alam ko, Lord, there were times in my life I was so ambitious. Kasi noon, hindi ako estudyante ako. Pag hindi ko nape-perfect ang exam, ang sama ng loob ko. Sabi ng daddy ko, alam mo, Nolan, ha? Natatakot kami sa'yo, baka masiraan ka ng ulo, sobrang ambisyon mo. Sabi niya, tanggapin mo na hindi lahat ng bagay makukuha mo. Nung nasa theology na ako, ang ginagawa ko, talagang sabi ko, Lord, sana po umbagsak ako. Totoo ha? Sabi ko, Lord, sana po mabagsak ako para naman, Lord, mawala niyo yung pagiging ambisyoso kung mabagsak, Lord, ako. Talagang sinasadya ko yun ha? Sinasadya ko, mabagsak, Lord, ako, hindi ako mag-aaral. Tapos pagdating, lalagay yung mga resulta, pumapangalawa ako. Hindi ako nag-aaral ha? Hindi ako nagbibiro ako toto, ha? And then, umuwi ako sa seminaryo, malungkot ako. Sabi ng kuya ko, oh, ano problema mo? Ba't malungkot ka? Magkasabay kasi kami sa seminar ng kuya ko. Sabi ko, bakit kasi yung pangalan ko nakalagay naman doon sa dean's list, eh. Sabi niya, ikaw? Nalulungkot ka na? Ba't kasi masaya ka? Hindi ako nagiging masaya. Sabi ko, gusto ko kasing mawala na sa aking sistema ang pagiging ambisyoso. Because I really wanted that I will be able to allow God to be the one to give direction to my life. Amen. Pumunta ako sa kaibigan ko pare, sabi niya, Nolan, ikaw naman akala mo lahat ng bagay na gagawa mo, pati pagbabagsak, pinaplano mo. Pero hindi pa rin nangyari, sabi sa akin, sabi niya, tandaan mo ha, hindi ka ang gumagawa ng plano sa buhay mo. Diyos ang gagawa niya para sa iyo. Amen. Yung nanay ko, love us so much, no? Sinasabi niya palagi, oh, mag-alagaan yung bawat isa. Lahat kami kinukuha ni mama ng mga life plan. Kasi that was the work of my mother before she retired. Sabi ko, Mama, hindi ko yung kailangan. Sabi ko, Diyos ang mag-aalaga sa akin. Amen! Sino yung mga ang edad dito, 60 years old pataas? 60. 60 ha? 60. 60 ka na? Ikaw ba? Nabibingi ka na ha? Ilan ka man po yan? 47. Ay, layo naman ang 60, 47. Hoy, tulungan nyo naman siya. Amen? Parang siya ito, no? 60, 47. Layo. Kuya, ha?
excited lang siguro. Yung pananampalataya ay pananong. Dapat maramdaman niyo ang Diyos. At dapat din maramdaman kayo, tayong lahat ng Diyos. Amen? At hindi lamang dapat tayong maramdaman ng Diyos, dapat din maramdaman tayo ng ating kapwa. Kaya di ba kung minsan, pag hindi na natin nakikita yung kaibigan natin, uy, magparamdam ka naman. Dahil pag hindi mo nararamdaman ang ibig sabihin yan, baka wala na. At tandaan nyo, yung pananampalataya dapat maramdaman, yan ang maghahatid sa atin para matanggap na lahat tayo, pagdating ng oras, ay kinakailangan umalis dito sa mundo. Amen? Kaya nga, lahat daw na bagay, merong expiration date. Sabi nyo, expiration date. Expiration date. Sabi nyo sa katawan nyo, malapit na ang iyong expiration date. Sabi niya, ako malayo pa. Sino may sabi sa'yo? Nasiri ko kahapon. Nobody knows. Ha? Kaya nga, mahalaga, habang namubuhay, pinaghahandaan din yung bagay na yaon. Amen. Ito yung mga bagay na napakahalaga. Kalimitan kasi ang pinoproblema natin, yung mga bagay na alam naman natin, ay dapat lang natin tanggapin. Halimbawa, pinoproblema natin ang kamatayan, eh lahat naman talaga pupunta doon. Yes. Amen? Amen? Sino ba dito sa inyo ang hindi mamamatay? Umalapak ng malakas. Sino ang kumbinsido na siya ay mamamatay? Sinanay parang nalungkot. Pangalawa, ano ba yung mga pinoproblema natin? Takot magkasakit. Meron bang kayong kilalang tao na hindi nagkasakit? Meron ba kayong kilalang tao na hindi nagkasakit? Meron o wala? Wala! Lahat naman pagdadaanan nyo. Takot masaktan. Meron bang tao na hindi nasaktan? Wala! Meron o wala? Wala! Sino sa inyong ayaw masaktan? Pumalakpak ng malakas. O halika yung saktan ko kayo. Mag-asawa kayo? Kumakatawa kayo dalawa. Yung mga kalokohan natin, ayaw masaktan, ayaw mamatay. Ayaw mag-isa. Sino sa inyong ayaw mag-isa? Kumalakpak ng malakas. May asawa ka na, kuya? May mga anak, ha? Ilang anak mo? Tatlo. Ang asawa, isa. Lima kayo lahat. Ayaw mag-isa? Nasaan sa mga anak mo? Sa Pilipinas mo. Oh, tamo, iniwan mo na nga eh. Sabi mo sa akin, ayaw mag-isa. Diba, umalis ka. Diba? Ay, hindi ako na naniniwala yung mga pag nililibig, umiyak-iyak na, sasama na ako sa'yo, sasama na ako sa'yo. Parang gusto kong itulak. Ay, lahat naman yung nagdadaan ka. Ikaw talaga, sumusobra ka na nakapatawa na tayo. So, kalimitan naman ng mga inaasam-asam natin, ay, hindi naman pwede dahil parte yon ng ating karanasan bilang tao. Amen? Amen! Parte yun ang tinatawag nating pananam. Hindi, pananam muna. Okay? Ha, unay na? So, yung pananampalataya at dapat ay ninanam-nam. Pangalawa, sa buhay naman eh, lahat ay pagtataya. Naniniwala ko na yung buhay ay pagtataya. Kayo na lang mag-asawa. Ilan taon na kayo mag-asawa? 29. Pang ilang girlfriend mo siya?
Ano? Pang-pangalawa? Pangalawa? Nagkakaroon ng 2 girlfriend. Sabi niya, sabi niya, una ako. Away na. Away na. Pari pang nagindahan para sa pag-aaway. Ito to lang, kuya. Ako bahala. Ang ilang girlfriend mo siya? Pangatlo. Ano? Di kita kinakausap, siya muna. Pangilan. Sabi niya, bakit ba itong pare na ako kayo? Ha? Yung masipuhin ang mula na, oh. Siguro lang yung pagsisabi, bakit ba ang pare ito? Tinawa na ako pa kanina. Ngayon ako nung pinabanatan itong pare. Di ba yung pag-aasawa naman ay, yan ay pagtataya? Yes. Di ba? Pagtataya. Hindi mo kaano-ano, binulabula ka, naniwala ka. Totoo yun, ha? Alam niyo yung nanay ko, tumatawag kasi medyo hindi na kami nakaka-uwi. Kuminsan si mama tumatawag, sabi niya, ay, mabuti pa kayo magkakapatid, nandiyan kayo magkakasama, magkakadugo kayo magkakasama. Ako ang kasama ko, hindi ko kadugo, asawa ko lang. Ang tatay ninyo, hindi ko kadugo. Yung pag-aasawa ay pagtataya. Yes. Di ba? Amen? Amen? Amen. Ano ang mas mabuti? May asawa o wala? Sino yung mga walang asawa dito? Sino sa... May nakita ko may dalawa. Meron! Masyado ito. Totoo lang ha, yung pag-aasawa ay pagtataya. Amen? Ito pa, yung mga anak nyo, pinaaral nyo. Paaral kayo ng paaral, pag nag-asawa yan, iiwanan naman kayo. Amen? Amen! At do not expect na kaya kayo nagpaaral para pagtandaan nyo, alagaan kayo. Di yan totoo. Amen? Amen! Nakalagay naman sa turo ng simbahan, ang mga magulang magpapaaral sa anak, pero hindi obligasyon ng anak na yung mga magulang nila ay suklian nila at alagaan nila. Amen? Amen! Subalit ang anak, pag pinalaki ng maayos, yun ang gagawin niya bilang pagpapasalamat niya. Amen? Amen! But do not expect it. Imagine nung ikay dalaga, pag magsweldo ka, lalakwat siya, kahanap ka ng damit. Lipstick. Para sa'yo. Ngayon, gusto pa na magkaroon ng damit, kaya lang, inuuna muna ang iyong anak. Yung pagpapalaki ng anak is an risk. Yan ay pagtataya. Lahat ng anak, pare-parehas sa man yung pinalaki. Pero ang galing, iba-iba. Amen. Amen? Amen? Yan ay pagtataya. Magnanay ba kayong dalawa? Yung green? Dito. Ano mga mga kayo? Ano ba? Mga sige pa rin yung magkamukha. Oo. Oo. Akala ko nanay mo eh. Ano po? Para akala ko nanay mo. Yung pagtataya ng... Yung buhay, alam nyo? Yung buhay na nag-iisa, ay, yan na yung pagtataya. Ha? Yung mga walang asawa, ay, malungkot. Pero tandaan nyo, yung mga may asawa, malungkot din yan. Sasabihin nila, Father, kung pwede lang isa uli, matagal na. Yung buhay ng pati, ito'y pagtataya. Pero ito yung mga ginagawa natin na pagtataya na merong katuturan. Amen. Dahil meron yung pagtataya na walang katuturan. Pero yung pagtataya na ginagawa natin, ito yung pagtataya na merong katuturan. Dahil yung pagtataya na ito ay nakabase sa pag-ibig ng Diyos. Amen!
Kaya ngayon ang pananampalataya, no? So, hiling ko sa inyo kasi siyempre palagi may prayer request, na ganito, ganyan, no? Oo, maganda naman yun, pero yung pananampalataya ay hindi naman paghingi. Bagkos, yung pananampalataya ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Alam nyo, pag ang biyaya na yan ay natanggap nyo, you will not regret. You will not regret. Amen? Kaya nga ako, hindi ko pinaplano eh. Dumating ako dito, ay naku, 1 week na pala, no? Kuya Ed? Naku, 1 week na pala. Maya-maya niya, pauwi na ako. Thanks God. Pangatlo. So una, ang pananampalataya ay namnam. Pangalawa, ang pananampalataya ay taya. Ang pananampalataya ay pag-ibig. Sabi niyo, pag-ibig. Pag-ibig. Sabi niyo sa katabi niyo, iniibig. Iniibig. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Sabi niyo, ako rin hindi ikaw. Kaya nga yung pananampalataya ay pag-ibig, may tugon na dapat ipag-ibigay ang bawat isa. Hindi lamang ito Diyos lamang ang nag-aanyaya. Yung panyaya ay binibigyan ng tugon. Kaya sinasabi natin, ibig. So, walang pilitan. Di ba? Walang pilitan. Kaya alam niyo ba, sa sakramento ng kasal, ang ministro ay hindi yung pari, ha? Alam niyo ba yun? Sabi niya, ang ministro ay pari. Sa kumpilito ay obispo. Sa kumpisal ay pari. Pero sa kasal, ang ministro, hindi pare. Alam niyo ba yun? Yes or no? Yes. Kung hindi niyo alam, ngayon niyo lang nalaman. Totoo yun, ha? In marriage, the minister is not the priest. The ministers are the couple. Kasi yung nagsabing I do, hindi naman yung pare. Ang nagsasabi noon, yung dalawang nag-iibigan. Ang sinasabi nila, I did, I did. Hindi na I do, ha? Ginawa na I did. I did. Pero ito ko yun, ha? Please understand this. Sinong minister, who is the minister in baptism? Priest. Kumpil? Bishop. Kumpisan? Priest. Santo Julio? Priest. Santo Julio, pare. Anointing, pare. Pero sa kasal, ang ministro hindi pare. Ang ministro yung nagpapakasal. Amen? Kung mayroon doon pare, yung pare, ang papel niya ay witness. Church witness. At kalimitan kasi na yung ating kasal ay napapaloob din sa misa. Kaya nga yung pare din, siya ang ministro sa misa. Pero hindi siya ministro sa kasal. Amen? Amen. Pag-ibig yun, ibig. At alam niyo, yung ibig na yun, kumisan, hindi mo maintindihan. Huh? Wala ba akong kinasal na parehas? Pag sinabi kong parehas, talagang same level. Guwapo at maganda. Wala pa. Wala pa, totoo yan. Totoo yan. Sabi ni ate, tayo na may i-example niya. Ay, totoo yan, ha? Pag sinabi kong gano'n, totoo yan, ha? Ibig sabihin, hindi sila magkaiba ang kanilang antas. Pero, habang tumatagal, dahil ibig nila magsama, nagiging magkamukha. Do you agree with me? Totoo yan, hindi? Totoo! Ito, magkahawig na, oh. Ilang taon na kayo mag-asawa? 29, ha? Sino pa rin ang ibang mag-asawa? Iba din ang pagkarisikitahan ko. Pero totoo yan, ha? Please understand that, ha? Iba talaga. At makikita mo, yung mag-asawa, hindi talaga magkaparehas. Kung tahimik yung babae, yung lalaki maingay. Kung maingay yung lalaki, tahimik yung babae. Hindi talaga parehas. Amen?
Ang galing ng Diyos. Di ba? Magkaiba talaga. At ito pa, tandaan nyo ha? Sabi nyo sa akin, totoo hindi. Tingnan nyo unang anak, yung panganay. Yung panganay na anak, either kamukha ng tatay or kamukha ng nanay. Tama. Amen? Amen? Sabi niya, oo nga. Naluwala ka na ngayon sa akin. Oh, makinig kayo ha. Makinig kayo. Yung panganay na anak, tingnan nyo, isipin nyo ito ha. It's either kamukha ng nanay or kamukha ng tatay. Hindi pwede na kamukha ng nanay at kamukha ng tatay. Isa lang, kamukha ng tatay or kamukha ng nanay. At yung anak, tingnan nyo, kung kamukha ng tatay, ang ibig niyang sabihin, mas lamang yung pag-ibig sa tatay. In love na in love yung babae sa lalaki. Totoo yan, ha? At kung ang kamukha naman ay babae, ibig sabihin, yung lalaki naman, in love na in love sa lalaki. Nakaka-relate na kayo? Yes or no? Yes! Pero, yung pangalawang anak, magkahalo na yan. Ha? Diba? Amen? Amen. Yung pangatlong anak. Ha? Yung pangatlong anak. Kamukha niya ng kapitbahay. Tumigil kayo dyan, ha? Yung panganay talaga, kamukha ng tatay o kamukha ng nanay. Pangalawa, mix na yan. Kaya nga yung kuya ko, yung my brother, kamukha siya ni daddy. Ako yung pangalawa. Ako naman, sabi nila, kamukha daw ako ni mama. Sabi naman ng iba, kamukha daw ako ni daddy. Mix. Yung kapatid ko, babae, medyo hawig na siya sa lola ko. Ito yun. Palayo ng palayo na. Yung pang-apat, kamukha na siya ng kapatid ng lola ko. Nakatakot, ano? Pero totoo yun. Ewan ko ba kung bakit, ano? Dapat yung pag-ibig daw, yung pag-ibig, dapat maintain ang intensity. Pero ang nangyayari, sa karanasan ng buhay natin, habang tumatagal, kung minsan yung pag-ibig na babawasan. Amen? Amen. Halimbawa, yung first step na lang, ihigaw man lahat, inahati. No? Inahati. Yung anniversary, naaalala. Pag mag-asawa na, kanya-kanya na, nakapapagod na yun. Ito yun. Kaya nga daw, para ang relasyon ay patuloy na lumago, kung ano ang inumpisang ginagawa, dapat ito ay ipagpatuloy. Amen? Kaya kung minsan, marami na uwi sa magkahiwalay dahil yung pagmamahal na babawasan. Yung ibig, umawas siya. At yun yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi nababawasan. Kung gaano tayo minahal ng Diyos noon, yung pagmamahal ngayon, parehas pa rin. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen? Amen. Sabihin niyo, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Sabihin niyo sa inyong katabi, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Sabihin niyo sa katabi, ikaw malaki na ang ipinagbago. Diba? Ito yun. Kaya nga yung mga mag-asawang nandito ha, balikan nyo yung mga unang taon. Unang taon na kayo nagsama. Tandaan nyo, pagdating ng oras, kayo lang talaga ang magkakasama. Yung mga anak nyo aalis din. Amen? Yung mama ko, si daddy, palagi nag-away. Yung sila lang magkasama. Sige, mag-away kayo. Mahirapan kayo.
Kasi I will learn to love each other and accept one another. Nobody is perfect. Don't demand others to be perfect as well. Amen? Amen. Ang pag-ibig naman, wala namang patayan eh. Basta gusto mo eh. Huh? One time nag-misa ako, may nakita akong mga asawa. No? Ang kanilang anak ay autistic. Pero tungtuwa sila, kinakagaga nila. No? Sabi nila, Father, regalo sa amin ito ng Diyos. Father, aalagaan namin siya kahit anong mangyari. Ganyan ang ginawa ng Diyos, nagdesisyon na tanggapin tayo bilang tayo. Kaya nga, di ba, hindi naman kinakailangan baguhin. Baguhin eh. Magpakatotoo ka sa harap ng Diyos at ang Diyos ang bahalang baguhin ang bawat isa sa atin. Amen. Harapin ang katabi. Sabi mo, babaguhin ka ng Diyos. Sabi niyo, Father, babaguhin ka ng Diyos. Lord, kung baguhin niyo, gawin niyo akong payat, ha? Ng aking struggle. Kaya nga, yung pagtitiwala, ito'y pagnamnam, pagtataya, at pag-ibig. Kaya huwag mo kayong mangamba, ha? Yung takot na yan, tapon nyo yan. Itapon nyo yung takot. Amen? Amen! Pag may problema, sabi mo, ay, sisiw yan. Si Lord ang gagawa ng solusyon. Amen! Amen? Amen? Amen. Pag meron kang, meron kang away sa naman, ay, hitaan mo lang. Bahala sa'yo si Lord. Sabi mo, sige, inaaway mo ako. Bahala sa'yo si Lord. Baka mamaya kunin ka. Alam mo, it's useless. Walang saysay makipag-away ka. Sabi na isang kilalang manunulat, eh ano kung kung sa isang argumento nanalo ka? Eh ano naman? Eh ano mapapala mo kung nanalo ka sa argumento? Yung naging kaibigan mo, naging kaaway mo. Huh? Eh, napaka-eksilan mo ng buhay. Napaka-eksilan ng buhay. Sabi niyo sa katabi niyo, napaka-eksilan ng buhay. Sabi ko, oo, mas ma-exist eh. Totoo lang, di ba? So, just be happy every day. Sabi nga ni Job, the Lord gives, the Lord has taken away, blessed be His name. At nabigla si Job, yung lahat ng nawala, ibinalik sa kanya, limpak-limpak. Sabi ko, Lord, ito totoo ha, nung nasa seminaryo ako, hindi ko alam, yung kwarto ko pala sa taas noon, nandun yung tangke ng tubig. Yung kwarto ko puno ng libro, yun naman, mga notebook ko na naitago ko. Simula ko nag-aaral yung mga notebook ko, nakafile niya lahat. Tapos, alas 4 ng hapon, may tumawag sa akin. Nandito ako sa isang eskwelahan. Sabi niya, Father Nolan, eh babalita po kami sa inyo. Bakit? Ano yung ba't kong iiyak? Father, may masama po nangyari. Ano yun? Sabi niya, Father, yung tangke natin sa seminaryo, nasira. Ipayos. Opo, Father, pinapaayos na po. Kaya alam ko, yung lahat ng tubig na sa tangke, na ibuhos po doon sa kwarto ninyo. Sabi ko, ano? Pakiulit. Sabi ko, sige, uuwi ako. Umuwi ako. Pag-uwi ko, yung mga kasama kong pare, hindi alam kung paano ako sasalubungin. Yung mga seminarista na nasa kwarto ko, may mga dala-dala mga black plastic, nilalagay doon yung mga notebook, mga libro,
na punong-puno ng tubig. Sabi ng mga pare sa akin, kapatid, kapatid, kami nalulungkot sa nangyari. May ako talaga yung umiyak. Sabi ko, Lord, ang tagal ko itong itinatago ng mga notebook na ito, tapos nawala. Ang ginawa ko, pati yung aking laptop, basa! Basa! Sabi ko, panda rin pa nga, baka pwede pa. Eh, talaga hindi na. Nung gabing yon, inisa-isa ko yung mga nabasa, mga libro, mga notebook. Sabi ko, Lord, ha, pinakatago-tago ko ito, ito yung mga kinaiingatan ko, kinuha mo sa akin. Sabi ko, Lord, hindi na ako pwedeng lumaban sa'yo, talo mo naman ako eh. Ano mo magagawa, Lord? Siguro, Lord, may ibig sabihin ito. Siguro, Lord, ito na yung naging security ko ng matagal dahil marami akong libro, marami akong mga inaitagong mga notebook, doon yung mga sinulat ko. Siguro, Lord, sinasabi mo sa akin na dapat ikaw ang unahin ko at yung mga bagay na ito. Tapos dahan-dahan ko pinalik sa black plastic, umiiyak talaga ako. Pagkatapos sa sabi, Lord, ha, kinuha mo sa akin ang lahat. Sige, thank you. Thank you. Thank you na may halong tampo. I just remember it today, habang nagsasalita ako sa'yo, naalala ko. Tapos, natulog ako, hindi ako natulog sa kwarto ko dahil pasa lahat talaga eh. Natulog ako sa opisina. And the following day, pag-ising ko, masaya na ako eh. Masaya, parang tanggap ko na eh. Eh, punta ako sa refectory, kasama ko yung mga pare. Pagdating ko doon, yung mga pare tahimik. Parang hindi nila alam kung paano ako, how to console. May tahimik sila na. Ay ako nang salita, sabi ko, oh, good morning, kumusta kayo? Sabi nila, sabi ng isang pare, si Father Joey, Nolan, totoo lang, nararamdaman namin ang nararamdaman. Sabi ko, anong nararamdaman ko? Masaya na ako. Tapos sabi ng isang pare, si Joel, sabi niya, Nolan, totoo ba yan? Natutuwa ka? Daming mga nawalang notebook sa'yo, yung mga kopyong pinakaingatan mo. Eh sabi ko, Joel, hindi ako makangamba dahil yung lahat ng nawala na naisulat ko sa notebook, lahat yun nandito na. Sabi ni Joel, Joel, kumari, hindi nalulungkot. Pero totoo, hindi ako nalulungkot. Nung gabi lang yung umiyak ko, the following day din. Sabi ko, Lord, galing naman to sa'yo eh. Kinuha mo, okay lang. Kung ibalik mo, okay lang. Kung hindi, bahala ka. O di siya magbigay ng to. O hindi na yung wish siya. Totoo, no? Well, nalala ko lang ngayon. So the Lord gives, the Lord has taken away. Blessed be His name. I am so grateful to Him. Ngayon naman, ang dami ko na naman nangyari ito mga siguro 5 years ago. Ngayon naman, ang dami ko naman ang kasi nagsusulat ako eh. Susulat talaga. Na? Mga notebook sa Lord, ha? Mga notebook na, ingatan mo, ha? Baka naman, Lord, bigla naman basahin, no? Ang isang ganun ako, no? But you know, I never have regrets. I never have regrets having trusted the Lord all through all. Amen. Napatunayan ko na siya eh. Nagkasakit ako, gumaling ako. Di ba? I mentioned that. Nagkaroon akong rheumatic heart. Heart enlargement. Gumaling ako. Hindi ako nirekomenda maging pare. Pare ako. Totoo yan, ha? Hindi ako naghahangad na maglakwat siya kung saan-saan. Halos ata lahat na lingkod ko na. Totoo yan, ha? Sabi ko, Lord. Eh, subo ka na eh. Eh, bakit pa kumakamba? Amen! Sabi ko, Lord, ikaw subok. Ako, Lord, sana subok na rin po ako sa pagtitiwala sa'yo. Pamisan-misan, may mga kapalpakan sa buhay. At kahit napalpak ko minsan, tinatawanan ko rin aking sarili. No? Sabi ko, pag napumapalpak ako, sabi ko, ay, Lord, palpak po ako ngayon. Sabi ni Lord, oh, alam ko naman.
Sabi ko, Lord, ha, ginaganon mo pa ako, ha? Kaya ako one time, medyo natakot din ako dati kasi nakatira ako sa isang building. Mag-isa lang ako. Pag-pass, it's all right. Si Lord ba yan? Para may tunari, bagsak mo. Kaya ba ako hindi maintu yan, ha? One time, ha? Pumasok ako sa kwarto. Pagpasok ko sa building, nag-isa at mag-isa lang ako nakatira dati. Pagpasok ko sa kwarto, biglang may bumati sa akin. Good evening, Father Nolan. Ako lang mag-isa dun, ha? Bigla akong kinabahan. Tumawag sa telepono, Guard! Akyat! Umakyat yung guardia. Sabi niya, Father, bakit po? Natakot ko kayo. Hindi! Sabi niya, bakit ako Father tinawag? Ako, wala. Gusto ko lang malamit ko nandiyan kasawa. Tapos sabi niya, Father? Tapos niya, sabi niya, Father? Pwede na ba ako po, ba? Lumingiti siya, sabi ko, hindi. Diyan ko muna sa labas. Tapos bigla ako napagtanto. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Pare, ako natakot. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Parang bilang bumagsak uli aking pagtitiwala. Natakot agad. Tapos the following day, yung guardia natulog dun sa may labas ng kwarto ko. Ginag-guardia lang. Parang ako nakakulong, may guardia sa labas. The following day, akyat na naman ako. Sabi ko, Guard, samahan mo ako sa taas. Sabi niya, Father, natatakot pala kayo. Sabi ko, huwag kang magtanong, samahan mo lang ako. Guardia niya. You know, I have a rosary. I always bring this with me. Siyempre, tao pa rin kung isang kinakabahan. Pag-pakyat na ako, sabi ko, Lord, you are here with me. Lord. And then, parang dadasal ako. Kayo ba yung tinatatakot? Salita kayo, akala niyo ako lang. Sabi niya, hindi naman rosary yan. Sino may sabi sa'yo? Ba't nakikialam ka rosary yan? Sabi niya, sobra-sobra. Sino may sabi sa sobra ito? Ha? Ilan bang mystery lahat, nanay? Lima ba? May joyful, may sorrowful, may luminous, may glorious. Ilan lahat? Lima. 20? Ano ka ba? Ulang mama ito. Sampu pa lang ito, di ba, 20 lang? Glorious mystery? 5. Joyful mystery? 5. Luminous mystery? 5. Di 20, 200 dapat. Ito'y 100 lang. Kaya lang kayo, ang ginagamit yung rosary, yung isa lang, di ba? Ito, dalawa. Unaintindihan mo na.